Hello mga Dabarkad! So yun, tingnan nyo po ang ganda ng background ko. Nandito po kasi ako ngayon sa Inasal Republic sa May Murato. Ito po yung restaurant na pag-aari ni Kong Arjo Ataide. Yung pong one and only, yung mister ng ating Dabarkads na si Main Mendoza. So dito ako kakain at mamaya magla-live din ako dito sa Models of Manila FM. Okay, sa Facebook. Yan po yung page po natin habang nire-recover natin yung luma. So, pag-usapan po natin na itong mga pro tape na vloggers. Particularly itong si Ted, si Tape EB Defenders, formerly called. Parati ko sinasabi, itong si Ted, ikumpara dun sa ibang mga kasama niya sa kampo nila, ay mabait, mas maayos, mas marespeto, mas maayos mag-vlog. So, nagpapaliwanag siya sa side nila, maaring nagdi-disagree ako, pero at least mas maayos siya mag-vlog. May konting pitik, paminsan-minsan may konting pitik, pero normal naman yon para sa mga vloggers. Paminsan-minsan pipitik ka, pero all in all ay marespeto naman at hindi naman kasing bastos ng mga ibang mga vloggers doon sa kampo nila at mga pages. Pero nagulat ako nung pagkakita ko kanina, siya po ay nagpalit ng pangalan. Ted pa rin, pero instead of Tape EB Defenders, siya po ay naging Tape Everyday Defenders. So, wala naman akong dyan. Kumbaga, hindi naman ako, wala naman akong pakialam dapat sa page at wala naman akong kahit anong, 'di ba? Kung anong gusto mong ipangalan sa page mo, karapatan mo 'yon. Wala naman akong hawak diyan, 'di ba? Pero napaisip lang din ako, kung ako yung nag-a-advise dun sa kampo nila at sa kanila, kung nandun ako sa side nila, 'di ba? Parang masyadong maaga naman ata para isuko maski yung pangalan ng kanyang page. Lalo na kung inaapelan nila na sa Court of Appeal, Supreme Court, taon pa aabutin yan. Bakit mo kailangan palitan kaagad yung pangalan ng inyong page? Well, magandang balita yan para sa kampo ng TVJ kasi instead of si Tape EB Defenders na, baka mas tanggap na nila na yung Itbulaga ay hindi nila kayang maangkin, hindi nila kayang makuha mula sa TVJ. Kaya nagpalit na siya ng pangalan from EB Defenders to Everyday Defenders. Diba? Baka mas tanggap na nila, nagpalit na sila, tahanang pinakamasaya na, unti-unti, mas nagsisimula na sila ng panibagong chapter ng kanilang palabas at kanilang storya. So, maganda siguro eh. Pero kung ako yon, hindi, lalaban pa sa korte. Lalaban pa sa ano eh. But yun namang utos ng korte na sa EB, yan naman po ay nag-a-apply lang sa tape. Diba? Hindi naman yan saklaw yung mga vloggers. Kung gusto mong gamitin yung EB sa pangalan mo, diba? wala namang pumipigil. Yung tape lang talaga yung hindi pwede kasi sila yung nagpapalabas ng show sa free TV. Pero anyway, decision ni Ted yan at nasa kanya yan kung ano yung gusto niyang pangalan. Pero kung ako lang talaga yung nasa kanila, hindi ko muna papalitan. Pero anyway, that's good news para sa kampo natin sa TVJ. Ito po, speaking of another anti-TVJ na vlogger, na page pala. Nung isang araw, lumabas po itong si Paloma Ispo Larium. Pangalan pa lang alam mo nang mapanira sa TVJ. Na binabash yung pong TVJ at yung EAT. Kung ano-ano sinasabi, masasakit na salita, kung ano-ano mga maling aligasyon, mga fake news. O nagulat po ako na kahapon ay nag-apologize itong si Paloma na page. Okay? Sabi po niya, first of all, I would like to apologize for my mistakes about spreading fake information online about EAT hosts, especially to TVJ. So, sorry ako. Bawawa. Sorry, natauhan. Tapos, meron siyang alegasyon na matindi, okay? So, unahan ko na kayo, ako personally, hindi ako basta-basta agad naniniwala. Yung sasabihin niya dito, yung ire-report ko sa inyo, parang mahirap paniwalaan. Una, walang ebidensya, walang matinding ebidensya. At pangalawa, na hindi natin alam yung identity niya. Sino ba to? Baka naman kung sino-sino lang to, hindi natin alam yung identity niya. So, ako mahirap paniwalaan. Pero ire-report ko sa inyo, sabihin ko sa inyo yung sinabi niya. Sabi niya, this page is supervised and controlled by whoever is behind yung kay Ted, yung sinabi ko kanina. Ito, seryosong aligasyon to. Kaya sa akin lang, mahirap paniwalaan.
my channel is open para kay Lated kung ano yung sasabihin nila tungkol dito. Pero ako, personally, hindi ako naniniwala nang walang ebidensya talaga. Okay? Wala man lang convo o screenshot o ano, mahirap paniwalaan. Pero sabi niya, I was told to discriminate TVJ and its co-host with the promise that they will send me the amount. We both agreed. So babayad daw siya pero hindi daw niya natanggap yung pera. Eh? According to kay Paloma, okay? Si Paloma to. Hindi ko alam kung sino to. Baka naman kung sino-sino lang to. Baka naman nag-iimbento lang. Okay? And because of what happened yesterday, I decided to stop spreading fake news about TVJ. I think I was betrayed. Okay? So, tapos sinend niya yung comment nitong si Ted sa isang post. Sinabi niya, clarification lang, Batang Maynila to, it's hindi member ng Ted. Iyang si Paloma Espolarium. Nakita ko na ang logo niya ay may nakalagay na Ted, kaya siguro inakala mo na siya ay member. Pero hindi. Hindi ko agalit na mamersonal sa mga post, lalo na sa mga bata ang involved. Tama naman. Tama naman si Ted. Hindi naman niya ginagawa yun. Any post made by him is solely made by the admin of that page and not by us. Salamat at God first, Batang Maynila Toits. Ayan. Kasi kasama ko din sa isko, syempre. Kaya nga Batang Maynila Toits. Itong si Toits. O, pero kinarify niya na hindi kasama itong si Spolarium. At sa akin, ulitin ko, hindi ako maniniwala kung walang ebidensya at lalo na kung walang identity, kung sino yung nagsasalita. Kasi pwedeng kahit sino lang yan. Eh, pero anyway, yun po. Sana nga unti-unti ay natatanggap na ng mga nasa kampo ng tape na the best way for them moving forward is huwag nang gamitin yung Itbulaga and start fresh. Napakinabangan na naman ng tape ang Itbulaga for 42 years. Diba? So, start fresh. Isip ng bagong pangalan, bagong direksyon. Okay na yon. Okay na yon. Wala na. Nangyari na yung mga nangyari. So, yun guys. Live po tayo sa Facebook page ko, Models of Manila FM, Inasal Republic. See you later guys. Bye-bye.